our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Alam mo, nung iniimbestiga namin yung mga illegal na mga buy-bust, ang dami ng mga presyo sa amin. Dahil sa mga mismo mga kapulisan, nagagalit sa amin. Mm-hmm. Nagagalit sa amin, bakit daw namin iniimbestigahan yun? Ha? Bakit? Trabaho namin ito. Saka, siguro, usually, kapag kayo, guilty kayo, talaga magagalit kayo sa amin. Correct. Yo! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa Mandako ng Mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At syempre, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe din eh sa ating channel, mga kababayan, huwag nyo na yung pagkakait yan. At bago tayo mag-umpisa, syempre, huwag nyo rin kakalimutang mag-like, mag-share. Opo. Ha? At eto na nga, mga kababayan, naloko na. Mga polis daw, galit na. Oo, panahon na ba para linisin ang kapulisan? Oo, nako, eto na nga, mga kababayan, ha? Pasok! Alam mo, nung iniimbestiga namin yung mga illegal na mga buy-bust, ang dami ng mga presyo sa amin. Dahil sa mga mismo mga kapulisan, nagagalit sa amin. Bakit naman nagagalit? Pambihira naman yan, no? Eh, dapat nga matuwa sila para lumabas ang katotohanan. Kasi hindi naman lahat ng pulis eh, masasama. Diba? Tulad ng iba dyan. Mga kababayan, ano, sa mga sir, opo, ma'am, sa mga kapulisyan, opo, dapat makipag-cooperate kayo para na sa ganun, ano, makatulong tayo sa kaliwanagan ng isipan ng sambayan ng Pilipino. Ganun yun, mga kababayan, ano. Galit sa amin, bakit daw namin iniimbestigahan yun? Ha? Bakit? Trabaho namin ito. Saka, siguro, usually, kapag kayo, guilty kayo, talaga magagalit kayo sa amin. Correct. Trabaho naman babatas yan na mag-imbestiga, alamin kung anong pagkukulang, kung ano naaabuso sa mga batas natin. Hindi naman po pwedeng manahimik na lang ito. Kung gusto nyo na manahimik itong mga ito, i-abolish na natin ang Kongreso. Sama natin yung Senado. Lalo na yung Senado. Dahil ano, wala nang silbi eh. Diba, mga kababayan? Walang kwenta. Tapos ito gusto nyo. Dito sa mga taga-Kongreso, ito nga yung mga nagtatrabaho. At nakikita naman natin yung kanilang pagpuporsige para malutas tong problema na to. Eh, ano pang gusto nyo, mga kababayan? Ayan na lang natin to. Huwag naman ganun. Namin to. Saka siguro, usually, kapag kayo, guilty kayo, talaga magagalit kayo sa amin. Correct. Oo, siguro, baka guilty yung iba dyan, nagagalit kay dito sa mga taga-quad committee. Hindi naman natin maalis yan, di ba? Dahil maraming ang nasangkot dyan na mga membro ng kapulisan, lalong-lalo na yung mga sumunod kay Duterte. Ganun talaga, mga kababayan eh. Wala tayong magagawa. Pero isipin nyo rin yung trabaho ng mga mambabatas natin. Huwag puro kuda. Kasi wala naman na maitutulong ang puro kuda natin. Pero kung alam mo sa totoo lang, ang kita ko dito, out of the 222,000 ng mga force natin sa PNP, ang liit lang ng porsyento nito. Kita mo, liit lang pala ng porsyento, pero alam nyo, kahit maliit yan eh, sabi nga nila, ang kamatis na bulok, pag sinama mo sa isang basket na kamatis, oo, saglit lang, mabubulok lahat yan eh. Parang mansanas din. ang mansanas na bulok, pag sinama mo sa isang basket na bulok na mansanas din, nako, oo, maghapon lang yan, oo, mabubulok lahat yan. Tama naman si ano, Dan Fernandez, no? Pero mo, ang dami-dami nating kapulisan tapos nahaluan kayo ng bulok. Siguro nga naman, panahon na para linisin. Di ba? O, tulad nung panahon ni Digong. Kaya dapat magsama-sama ang mga kapulisan dito. Linisin na natin ang PNP organization. This is the right time. Ito na yung tamang pagkakataon, mga kababayan, kasi nung panahon ni Digong, ispold yung mga yun. Kaya ngayon, dapat pag-isipan nating maigi kung paano maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga tao
sa ating mga kapulisan. Nang sa ganon, mga kababayan, matupad yung pangarap ng ating Pangulo na maiangat ang bawat antas ng Pilipino. Hindi tulad nung panahon nino, ni Bato. O, tingnan nyo. Pasok! Mind ka rin nun. Kaya nangyayari yun. Kaya hindi nyo nga inimbisigal. Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Ang tinutukoy dito si Bato. Bakit? Kung mastermind nga naman siya noon, nung panahon ni Digong, eh ano ang aasahan natin dito? Diba? Wala tayong aasahan matino rito. Ito na to. Ano ito eh? No? 8 years pa ito nangyayari. Tapos, he was the PNP chief nung nangyayari ito. Hindi ba common sense mo na lang yan na dapat ikaw ka nag-imbestiga nung pulis ka. Correct. Kaso nga, since mastermind ka rin nun, kaya nangyayari yun. Kaya hindi nyo nga inimbestigan. Because here you are, como itong Quadcom hearings, and I give full credit ano, dito sa Quadcom hearings. Full credit sa mga taga-Quadcom committee. Kasama na nga dyan si Dan Fernandez, ano, mga kababayan. In fairness naman sa kanila, talaga naman, na talagang nakatutok sila para matapos na nga yung problema na yan. At ang tinutukoy naman dito ni Senator Trillanes ay si Bato. Eh kung mastermind ka, nung panahon na yon 8 years ago, sa mga nangyaring patayan, sa mga nangyaring karumal-dumal na mga krimen, Bato! Na dapat nung panahon mo, inayos mo na ito. Pero, sabi nga ni Trillanes, pinabayaan mo. Magaling sila po, paano nila matuha, matumbok yung katotohanan. Correct. Ito na, nung nazi-zero in na sila, kumbaga nagpo-close in na eh. Yung dragnet, may ipit na sila. Saka siya ngayon papasok to depend. Put an obstacle dito sa truth finding na ginagawa ng Quadcom. It is similar to what they did, remember, dun sa Davao, nung malapit nang makuha itong si Kibuloy, biglang nag-conduct ng hearing doon sa Davao itong sila Bato at pinerwisyo, ginulo yung mga police operations, no? So alam nyo mga kababayan, totoo yun ha, nangyari niyan. Si Bato, si Bongo at saka si Robin dumayo pa doon sa lugar ng ano, KOGC. Tandaan nyo yun, mga kababayan. Sila pa mismo, dinala yung Senado sa mismong ano, lugar ni Kibuloy. Grabe, di ba? Kita nyo? So, isang estilo. Sa ginawa nila, ngayon, dyan mismo sa Senado, at inimbestigahan, sino? Si Digunyo. Pinadalo, para ano, hinga ng payo. Hiningan ng paliwanag sa mga nangyaring ano, krimen nung panahon nito. Buti na lang talaga meron tayong ano, no? Meron tayong senador na ganito. Pero alam nyo mga kababayan, panahon na talaga para linisin natin ang kapulisan sa panahon na to. At syempre mga kababayan, dapat magsama-sama tayo. Hindi lang kaya ng mga kongresista yan. Hindi kaya ng mga senador yan. Lalo na kung ang senador nyo si Bato, si Robin at si Bongo. Sama nyo na sino? Si Jinggoy at si Pimentel at si Tolentino. Mga kababayan, oo, umpisan natin ng pagsuporta sa mga taong nananawagan para sa pagbabago. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin ang ating bansa. Huwag niyo pong kakalimutan, siyempre, mag-like, mag-share, at ang mag-subscribe. Maraming salamat po!